Okay? So kahapon kasi tumawag itong may-ari sa akin, bakit daw meron siyang naririnig na tubig na parang nasa galon? Pero wala naman daw siyang galon na dala. Yes, good morning mga ka-SP! So meron akong ituturo sa inyo ngayon tag-ulan, ano? At importante ito. Kasi baka magaya or matulad sa inyo, dapat alam nyo na to mga ka-SP ha. Tignan nyo to, itong tumutulo na to. Okay? Actually, kanina dumating siya rito, walang tulo yan. No? Tanggalin natin to. Ayan, medyo pinaluwag ko na kasi kanina yan eh. Okay? So, meron pa yan. Tatlo yan. Okay? Yeah. Tigas. Okay. Grabe. Teka, babasa yung sapatos ko. Yan. Yan, okay. So, bakit ko pinapakita to mga ka-SP? Ito kasi, tignan nyo pagka umuulan, saan ang gagaling yan dito? Okay, naiipon yung tubig. Yan. So, pwede nyo rin gawin, halimbawa, kanina, di ba, nakaganyan siya. So, tiniturn siya na ganyan. No? Para lumusot din yung tubig. Pero kung ako sa inyo, ina-advise ko, tanggalin nyo na yan. Okay? So, kahapon kasi tumawag itong may-ari sa akin, bakit daw meron siyang naririnig na tubig na parang nasa galon? Pero wala naman daw siyang galon na dala. No? So, sabi ko, pumunta ka rito, i-road test natin. So, nung ni-road test natin kanina, naramdaman ko rin at napakinggan ko na parang ang meron siyang baon na galon na puro tubig. So, na-trace natin, ang nangyari nga, eto, napuno siya ng tubig kasi nakakabit pa to. Yan. Kaya yung mga ngayon tag-ulan, di ba? Dito po yan dumadaan, mga ka-SP. Ayan, kung makikita nyo yan. So, normal yan sa lahat ng mga sasakyan, kahit na bago, kahit luma, pinapasukan po talaga ng tubig yan. Kaya kung ako sa inyo, tip ko lang, tanggalin nyo na lang to para hindi na kayo pag-ipunan ng tubig. Ayan, kaya neto. So, lahat ng sasakyan, lahat ng brand, meron po butas yan, ha? Okay, sige, sana natuto kayo mga ka-SP sa maigsi natin vlog at para hindi kayo mabulukan ng pinto. Sige po, maraming salamat. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela.